Bata pa lang ako, gustong-gusto ko na talagang yumaman. Mas lalo pa akong na-motivate nung dumating yung time na bumagsak yung negosyo ng mga magulang ko. Lahat ng ari-arian namin, nakasangla, at least wala talagang natira. Kaya as early as high school, ang dami-dami ko ng sideline na ginagawa. Una, gumagawa ako ng project ng mga classmate ko para kumita lang ako. Tapos nung mag-college naman ako, pati pagbo-burn ng CD, lahat, kahit ano, dumating pa nga sa nagpapa-5-6 ako. Tapos pati pagpapasada ng jeep, ginawa ko. Namamasada ako nun paggabi naman. As early as bata pa lang ako, naka-mindset na ako na dapat talaga yumaman ako ng todo. Kaya lahat ng pwede akong kumita, ginagrab ko as long as nakaya ng sarili kong gawin. Hindi ko siya pinag-iisipan, ginagrab ko lang ng ginagrab. Hanggang dumating sa akin tong aim. Nung pagdating sa akin ng aim global, yun, hindi ko na siya pinag-isipan kasi sabi ko, magkano lang naman yung capital. Sabi ko, kung walang mangyari, di okay lang. Kung may mangyari, di mas maganda. Kaya lang, dumating nga sa point na lumalaki na yung grupo ko, binagsakan naman kami ng Bagyong Milenyo. Tapos di sabi ko, sige, okay lang, pagsubok lang to. Nakapalaki uli namin yung grupo namin, kaya lang riming naman yung bumagsak. Kaya parang sabi namin, parang ayaw talaga tayong pakitain. Kasi nga, ang kalaban natin, kalamidad na, hindi na ibang tao or ibang company. Kaya lang, isa lang pumasok sa isip namin. Sabi namin, kung malalagpasan namin to, what more yung iba pang mga problema, mas madali na yon. Kasi ito yung pinaka-worst. That was 2006 yung nagkaroon ng riming. Noong 2007, dun ko na halos ginibap din lahat. Birthday na birthday ko, nasa Lucena ako, nagpipresent ako. Basta ang dami kong ginawa na hindi ko, niminsan hindi ko pa ginawa sa tanang buhay ko. Pero 2007, yun din yung time na nagkaroon ako ng first car ko. Yun din time na first time ko makapunta ng Hong Kong. Hanggang tuloy-tuloy na 2008, yun 2009, nakabila ako ng second car. Ngayon kumikita na ako ng 7 figures a month. Kumbaga parang sabi ko parang kailan lang. Dati nag-uumpisa kami, parang as in motor lang talaga dala-dala ko na i-ultimo lahat kong downline, wala din ako lang yung may motor, eh yung motor ko pa hindi pa ganun kagandahan, kaya wala talagang maniwala-niwala sa amin. Pero ngayon, sobrang amazed na ako kasi lalo na dito sa lugar namin, kung mag-i-invite kami ng tao, diretsuan na talaga. Pag tinanong kami kung anong ginagawa namin, sinasabi namin networking. Tapos ang good thing ngayon, meron na kaming sariling identity. And by next year din, bibili na ako ng sariling building na doon na namin ilalagay mismo yung opisina ng Aim Global. Kung mga first time in the history of networking dito sa lugar namin, ang dami namin kumitang tao na nagkaroon ng sasakyan, and bibili din ako ng resort para susunod doon na kayo magkakandak ng training. At yung mga grupo ko from other na place, pwede silang pumunta dito para maipasyal ko rin. Ang point ko kasi, iba pala talaga pag kumikita ka ng pera. Darating sa point na halos hindi mo na sa'yo importante yung pera, ang pinaka-importante na lang sa'yo is yung convenient ng buhay mo. Ngayon, imaginein mo guys, by next year, ang isa pa sa plano ko, bibili kami ng yate. Kasi meron ng parking dito sa amin. Sabi ko nga, talagang lakas ng attraction ko. Kasi inuna muna yung parking ko bago yung yate kong bibilhin. I'm proud to be alive! Sa walang ibang numero unong networking company, Aim Global ang power, grabe! And third din po is bibiling ko this coming December is Hummer. Sobra po akong talagang naa-amiss kasi sobrang laki po ang halaga po niya sa around 6.8 million, isang sasakyan lang po. And ang kagandahan pa po ngayon yung lifestyle na kahit saan pwede kang pumunta. Imagine mo guys, tuwing pumunta ako sa magagandang lugar, tina-timing ko na halos konting tao. Kasi bakit? Para hindi masyadong magulo. Pumupunta ako, namamasyal ako weekdays. Guys, grabe guys! First time Asian Cross! Woo! Ang pinakamasarap dito, lahat ng pwede mong ma-experience sa buong buhay mo, pwede mong ma-experience sa Aim Global in a span of a few years lang. Grabe! Power! Woo! Kakatapos lang namin mag-yate ngayon! Hindi mo magagawin namin! Mag-jetski kami! Yeah! Kumbaga, yun yung nabigay sa amin na buhay because sa desisyon namin na gawin yung Aim Global at trabawin. Next year, US kami. Sobrang excited ako kasi
talagang first time ko makakapunta sa US na ni minsan hindi man lang pumasok sa isip ko na makakarating pala ako. Pero dahil sa InGlobal, binigay nila lahat sa amin yan. Kung meron pa sa inyong nag-iisip, actually dapat huwag nyo na siyang pag-isipan. Kasi ang nakakaduda ngayon, hindi na yung networking eh, hindi na InGlobal. Magpo-4 years na ang InGlobal, ang dami nang napayaman. Ang nakakaduda ngayon, kung pag-graduate mo ba, meron ka pang trabaho, or kung nagtatrabaho ka man ngayon, kung magkano yung natitira sa'yo. Ano yung point ko? Ang point ko lang, eto na yung nakikita nyo na yung result. Bakit kailangan nyo pang pagdudahan? Ang kailangan nyo nalang gawin, paniwalaan nyo. Kagaya ng mga iba kong friends, it took them 2 years bago nagsipag-join. Pero after 2 years yun, ngayon sila naman yung mga bibili ng sariling sasakyan. Yun pala yung kagandahan sa AIM. Pag once naniwala ka at trinabaho mo, meron at meron at meron talagang mangyayari.